Maligayang pagbabalik mga kasolid, Rolly Romero na maalam na dahil sa kahihiyan na finish na itong si Romero. Casimiro Inoue sa May 6, Luis Neri umatras na sa laban na kontra nga dito sa Japanese Master na si Naoya Inoue. Yan ang ating mga pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, Melvin Jerusalem ang bagong WBC minimum champion na marami nga mga boxing fans, lalong-lalo na mga Pinoy, ang nagbunyi sa kasiyahan matapos talunin ni Melvin Jerusalem itong si Yudai Shigioka. At sa kasalukuyan niya mga kasolid ay marami ang naghahamon sa ating kababayang si Melvin Jerusalem. Ano nga ba ang next move para sa ating kababayang si Melvin? Target nga ng mga Japanese na ikasamuli ang rematch sa pagitan nitong si Melvin Jerusalem kontra nga sa kanilang kababayang si Yudai Shigioka. Split decision daw naman ang naging laban kaya mas magandang magkaroon ng rematch. Ang second option naman mga kasolid ay ang unification na kontra naman dito kay Genjiro Shigioka ang tumalo sa ating kababayang si Amparo. Ang third option din mga kasolid ay ang rematch at unification naman na kontra dito sa alaga ni Mr. Oscar De La Hoya na si Oscar Colasso ang WBO minimum champion. Ano sa tingin nyo mga kasolid? Ano ang mas magandang hakbang para sa ating kababayang si Melvin Jerusalem? Samantala sa pagkapanalungan itong si Isaac Pitbull Cruz kontra kay Rolly Romero, target agad ng kanyang matchmaker na si Mr. Sean Gibbons ang alaga nitong si Floyd Mayweather Jr. na si Gervonta Tank Davis. Ayon nga sa matchmaker na si Mr. Sean Gibbons, sa kasalukuyan nga daw ay target nitong team ni Isaac Pitbull Cruz ang rematch kontra dito kay Gervonta Tank Davis. Sinabi nga daw nitong si Tank Davis na ayon ng labanan itong si Pitbull Cruz dahil wala nga daw belt, pero sa pagkakataon itong mga kasolid na nakakuha na ng titulo itong si Isaac Pitbull Cruz, hindi na magkakaroon pa ng dahilan na itong si Gervonta Tank Davis upang umayaw sa hamon itong si Isaac Pitbull Cruz. Matatanda natin mga kasolid na bago nga maganap ang bakbakan sa pagitan ni Romero at nitong si Isaac Pitbull Cruz, ang banat nga nitong si Romero, easy work lang daw sa kanya itong si Pitbull at gagawin nga daw niyang chihuahua. Pero dahil nga sa naging resulta ng bakbakan, pinagtawanan lang itong si Romero ng mga professional boxer tulad nitong si Shakuri Stevenson, Gervonta Tank Davis at maging itong si King Ryan Garcia. Hindi rin nakatiis itong promoter na si Mr. Oscar De La Hoya. Grabe din ang kantsaw dito kay Romero. Nasobrahan kasi ng pagiging trash talker itong si Rolando Rolly Romero. Kaya naman pagkatapos nga ng kanyang naging laban dito kay Isaac Pitbull Cruz ay kaagad nang nagpahayag at namaalam itong si Rolly Romero. At sinabi nga tuluyan ng magre-retiro. Ayon nga sa naging pahayag nitong si Rolando Rolly Romero, I'm out. Rolly Romero announces retirement from boxing after the defeat against dito kay Isaac Pitbull Cruz. Ayon nga sa mga boxing fans, maging humble kasi at wag sobrang yabang. Ano sa palagay niyo mga kasolida kung sakaling makakasang bakbakang Gervonta Tank Davis at Isaac Pitbull Cruz para sa rematch, may pag-asa na kayang manalo itong si Pitbull? Sa kabilang balita naman mga kasolid, Luis Pantera Neri, Mexican bad boy, tuluyan nang umatras sa laban kontra dito kay The Monster na Oya Inoue. At ang good news nga dyan mga kasolid, pumayag na itong si Bob Arum at ang Japanese promoter manager na si Mr. Ohashi na ang makalaban ng kanilang alagang si The Monster Inoue ay ang ating pangbatong si Cuadro Alas, General Casimiro. Ibig sabihin mga kasolid, sa May 6, bakbakan na sa pagitan ng Angas ng Pinas at Monster ng Japan. Ang tanong, may chance kayang manalo ang Angas ng Pinas dito sa The Monster ng Japan? Nakitang-kita naman natin mga kasolid na hanggang sa kasulukuyan ay tila hindi pa nag-e-ensayo ang ating pangbatong si Cuadro Alas, General Casimiro. At dahil nga April Fool's Day ngayon, pang pag-good vibes lang yan mga kasoli dahil ang bakbakang Inoue at Neri ay tuloy na tuloy sa Mayo Asais sa bansang Japan. Hanggang dito na lang muna mga kasoli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, pa-subscribe at share na rin. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brah!